Guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-process ng lisensya. First, ang kailangan nyong gawin, una, pumunta kayo ng LTO. Tapos, magdala kayo ng original nyo na live birth. Tapos, punta kayo doon at pamedical kayo. Una nyong gagawin, medical. Pilapan nyo yung form para sa SP. SP meaning student permit. Katapos nyo yun, guys, magbabayad lang kayo sa medical. Sunod yun, magpa-process lang kayo doon sa may loob ng opisina para mag-training na kayo ng para driving school. 3Ds yun, guys. Magka-driving school kayo. Tapos, may babayaran kayo doon sa para driving nyo. Katapos nyo makuha ng SP, guys, hintay nyo lang mag 1 month or 1 month plus, pwede kayo kumuha ng non-proof. Non-proof means non-professional. Yan lang, guys. Di pwede pamasahero yun, guys, ha. Bawal yung pamasahero. Ikaw lang yun kasi non-proof lang yun. Saka pala, guys, yung SP, guys, ha. Hindi rin yung pwede, guys. Pag magdadrive kayo, wala sasaka. Kailangan na magdadrive yung may professional license. Kasi SP kayo. Sa likod lang kayo. Backride lang kayo. Bawal kayong mag-drive ng sasakyan pag SP. Delikado yun. Pag may huli, huli ka lang kayo. Ang LTO. Baka na mga polis. Okay? Tapos, pag non-proof ka na, gusto mo kuha ng professional, pwede rin. Kuha ka ng professional. After, ma-expire mo yung non-proof. Tapos, guys, 5 years na yung expiration ngayon eh, sa mga lisensya. Saka, guys, huwag nyo kalimutan yung SP, ha. 1 years na lang expiration yan. Kung gusto nyo mag-diretso ng professional, kailangan nyo na paabutin mo na ng 6 months yung SP nyo. Kung gusto nyo mag-professional na. Kaya guys, kung gusto nyo magkaroon ng lisensya na professional, may mga procedure na dapat nyo sundin. Yun ang una, ha. SP muna, tapos non-proof, then professional. Okay guys, sana may natutunan kayong konti sa mga sinabi ko at follow nyo na ako sa aking channel. Thank you at huwag niyo kalimutin ang channel ko, Tuklasin Natin TV. JP, bye-bye and God bless you. Bye-bye guys. Take care. Bye-bye. Keep safe.